Mahilig ka ba sa may natamis na tinapay, Noy? Nako, ito nga po ang episode natin for today kung saan pinunta natin ang isa sa mga gumagawa po nito. Ang tawag nga nila dito ay Bicho Bicho. Aalamin natin yan, Noy, kung anong istorya ng Bicho Bicho. Siyempre, bago yan, kasama natin ang The Boys Three Men! Nako, ang mga nagbabalik, ang gwagwa po ha. Sa mga The Boys natin dyan na nanonood ngayon at sa mga Noy Pips natin dyan, bisitahin nyo po ang The Boys Three Men. Nako, marami kayong, marami silang abangan sa inyo, no? Ay, oo, kaya tayo. Yun nga, nagbabalik kayo. Nasaan ba tayo ngayon? Sinama nyo ako dito. Ito ay mga Noy, sa Baliog, Bulacan, St. Augustine Church, sa Pilacamayan mismo. Itong likod na to is St. Augustine Church, ha? Nako, ayan, mga Noy, abangan nyo po ito at huwag kayong bibitiw dahil kakain tayo ng Bicho Bicho. Let's get it on! Tita niya, itong Bicho Bicho, isa ka nga sa pinakamatatagal gumagawa dito ng Bicho Bicho. Ilang taong ka nang gumagawa ng Bicho Bicho dito? Ano po, mga 30 years na. 30 years mo nang trabaho to, hanap buhay ang paggawa ng Bicho Bicho. So bata ka pa lang siguro, Tita Ani, gumagawa ka na nito. Ano pa lang ako, 13 na higit ka lang. 36. Talaga? Okay. Itong Bicho Bicho, Ate Ani, anong sikreto nitong pagkain na to? Eh, ano po kasi ito, parang tinapay lang din na minamasa. Kaya lang, kung kailan bibili, tsaka pa lang namin niluluto. Tsaka lang niluluto, kaya mainit po. Kaya malambot, mainit. Ayun. Tsaka may gatas siya. Tita niya, matanong ko na din, yung Bicho Bicho, paano ka nagsimula? Sino nagturo sa'yo? Nung una, kasama po ako nung tita ko na nagbibicho. Tapos, pinaka-isang taong kaming magkasama. Eh, nagkataon na na-stroke yung mister ko. Inano niya na maghiwalay kami. Nang para magsarili ka na line, no? Magsarili. Para daw maganda-ganda yung kita. And then tapos ang nakita ko ngayon, ito ba originally, Tita Ani, nilalagyan nyo talaga ng keso o hindi naman? Dati po hindi. Wala, talagang siya lang yun, ha? Yun lang, plain lang. Tapos nung yung may isang kasama namin na nag-try na maglagay ng keso. Oo. Ayun, tapos nag-gaya-gaya yung kaya, I mean, nagbago lasa ngayon, no? Nagkaroon siya ng twist, eh. Ayun, saka dati, asukal lang. Asukal lang ang nilalagay. Naglagay kami ng gatas. Ngayon may gatas na, ha? Kaya nagbago na rin ang lasa niyan. Ang galing naman. Ito, made din to sa arena, di ba, Tita Ani? Ayun, ha? So, pag ginagawa nyo siya, anong oras nyo siya ginagawa? Umaga pa lang? Nagmamasa na kayo? Mga 11. 11, nagmamasa kayo niyan. Ha? Nakita ko. Tapos, alauna kami pumupunta rito. Ayun, nakita ko, ha? Tita Ani, ang laki malaki ng... Malaki na, Ilang kilong arena yan nagagawa nyo? Kung mabili-bili rito, 8 kilo. Sabado, Linggo, mga 10, 12. Dapat ang liliit lang noon, 'di ba? Pag niluto na. Di ang dami din ano. Oo, marami din. Tapos itong Bicho Bicho mo, Tita Ani. Anong araw ka bukas dito? Ano po? Araw-araw po. Araw-araw. Hanggang alas 12. Alauna ng tanghalan hanggang alas 12. At tapos itong Bicho Bicho, Tita Ani, nasabi mo sa akin kanina, sa Baliwag lang meron ito. Oo, dito lang po mayroon yung Bicho Bicho. Ayun, ha? Anong exact location niyo rito, Tita Ani, para sa mga taong nanonood sa atin ngayon? Dito po sa bayan ng Baliwag, kagaya rin sa skate park, isa si ito. Oo. Elks Park, tabi ng simbahan. Simbahan ng itong St. Augustine, na? Ayun, ha? And then, Tita Ani, itong Bicho Bicho mo, kunwari, wala itong food park kasi nasabi mo sa akin kanina, tuwing September lang kayo nag-uumpisa dito. Opo. Ngayon, pag natatapos kayo ng December o January? December. Okay, pagkatapos nito, saan ka pumipwesto ngayon? Doon po naman sa loob ng palengke. Doon ka nagtitinda naman ng Bicho Bicho. Kasama naman ng mga street foods. Street foods naman. Ayan, Tita Ani, maraming salamat sa oras mo. At syempre, nagkaroon ako ng information about this Bicho Bicho. Kasi first time kong kakain ito, no? Tingin ko, kailangan ko ng tikman to, Tita Ani. Nakikita ko yung asukal, tsaka yung keso. Condensed milk yata yung nilalagay nyo, no? Buttermilk. Buttermilk? Ayun, ha? Sige, maraming salamat sa'yo, Tita Ani, ha? Maraming salamat din po.
Bicho-Bicho kasama ang The Boys 3 Men. Ako syempre, andyan po si si Amboy, Tick Boy at si Mac Boy ang kasama natin sa araw na to. At nakita nga nila ito at tinawagan nila ako para puntahan to dito sa Baliwag, no? Baliwag, Bulacan. Mga ano ya, dito nyo daw po matitikman ng original na Bicho-Bicho. Alamin natin ngayon kung anong lasa. Pagka nakakain siya, may stick eh, no? Stick. Kailangan stickin mo muna. Hindi dikit kasi sa kamay. Kuha na kayo, kuha na kayo ba? Tikman natin. Alamin mo nga, boy, kung anong lasa niya, Tikboy. Wow! Ito bagay sa'yo, Tikboy. Oh, ito. Huwag niya, maliit siya. Tinerno mo naman kagad eh. Boy. Ayan. Ayun, ha? Mga Noy Pips. Oo, first time ko nakakain ito, Noy. Kain tayo, mga Noy Pips. First time mo rin, Amboy? Oo, first time, okay. Pwedex. Kaya na-intriga rin ako eh. So nagpagawa tayo dito nung medyo mahaba, may higsi, no? At yung iba may cheese eh, no? Yung iba wala. Parang ito daw, Noy, ang nakalagay dito is buttermilk na may asukal. Tapos may keso sa loob, no? Yun nga yung napakita natin kanina kung paano nila ginagawa. Inihiwa, binibilot at piniprito. Basically, para siyang Pinoy donut eh. Parang ganun, no? Punta na siyang donut. Yun ang lasa, Noy, para siyang donut. Pero Pinoy ang style. Oh, masarap siya pag mainit. Bagong luto. Pag bagong luto, ang sarap. At yung may keso. May keso. Nakain ko regular. Regular. At yung iba may keso. Mas masarap yung may keso. Masarap. Ba? Masarap. Nang kung kaya may keso. In fairness, no, ya, sa laki niya, siguro masabi ko sa kanila, alam mo, panay-panay ang subo mo eh. Di ba? Kasi parang isang subuan lang, ubos na eh. Parang ito yung mga pagkain na pag inumpisahan mo, dire-diretso. Yung mga pigilan. Kumbaga parang street food ng tama, tinapay. Tama, kaya pala sobrang bili. Grabe. Wow. Kunta siguro gagawin, tagal mong gagawin. Pabilis ko lang kakainin. Hindi, ang bilis nga niya. Napansin niyo paano nila ginagawa kanina, di ba? Yung pag-cut po, Noy, parang silang may parang fiberglass na panghati. Hinahati lang ng hinahati, dire-diretso. Sobrang bilis. Parang okay ah. Alam mo, Noy, sa mga nanonood po sa inyo ha, kung pupunta man kayo dito sa Baliwag, yan ha, specific dito sa St. Augustine Church, itong Bicho-Bicho, the best siyang kainin pag mainit pa, no? Yung bagong, gagaya po nito, nung kinakain namin ngayon, bagong luto. So, ang sarap kainin. Gawa, sabi kasi ni Tita Ani, pagka tumagal-tagal din daw, kumukunat. Kaya kailangan makain mo siya kaagad. Para malambot. Malambot. Wala naman siyang sineserve na ano eh, na luma. Yung bagong luto nila. Lahat na in-order, di ba? Bagong luto. Yun. So itong Bicho-Bicho, Noy, kunyari bibili ka sa kanila, no? Ang stylish. Parang dun lang nila lulutuin, di ba? Doon na mismo. Yung Bicho-Bicho. Actually, ang taga rito original, si ano eh, si Macboy. Macboy. Malapit ako dito. Sanay dito. Oh, ang sweet mo naman. Oo, oh, kanina pa ako binibigyan yun eh. Hindi, dito kasi binibigyan yung stick eh. Napasin mo, hindi mo... Kaya mo ito kanya. Isa, yan. Yan. Layo kasi. Sarap na may keso. Dinosolo natin eh. Ito yung may keso eh. Ito meron. Masarap kaya. I'll be honest with you. Double check sa akin itong lasa nito. Ang sarap. Nakakatuwa siya kainin. Hindi mo magpipigilan, pwede. Kaya magkakinain mo, hindi mo magpipigilan. Parang gusto mo kagad eh, no? Totoo nga. Masarap, mag-uwi ako nito mamaya. Kurado. Masarap yung buttermilk, Noy. No? Pwede yung buttermilk ang nagdagdag dito pwede ng... Pwede pang take out? Pang take out, pwede. Pang take out. Nga lang talaga, kailangan medyo mabilis lang kakainin. Kainin mo kaagad. Tapos bite size, ang liliit eh, di ba? May maliit, may mahaba. Correct. Pagawa tayo mahaba pala. Yun. Pwede ko sabihin na mahaba. Gugustuhan din ng mga bata. Bata, nako. Sigurado ako. Super to sa bata, no? Actually, meron kami rito ng salabat, no, ya? Kalibre. Kalibre, ha? Pero masarap din to sa kape. Ay, oo. Okay. Ayan, isa rin to. Mga black coffee, yan. Yan. Para sa fishbowl, Noy, pero yun ha, yun nga. Tinutuhog. Oo, tinutuhog eh. Malagkit po kasi pagka kinamay mo siya. Maninikit sa mga daliri. Maninikit. Yan ha. Nako, by the way, Noy, ha. Kasama ko po rito sa Baliwag, Bulacan. Siyempre, ang The Boys 3 Men, ang mga nagbabalik, no? After ilang buwan. Ay, Kuya Dex. Natagal. 7 months. Mati na kang mawala eh. Pinadala na ng love letter. Ayun, kasama ko rin naman po ha. Siyempre ha, huwag natin sila kalimutan supportahan, no? Sa mga nanonood po sa atin, siyempre. Supportahan natin mga Pinoy vloggers na gumagawa ng magagandang content, katakam-takam na mga pagkain na mapapanood niyo po, no? Siyempre,
Yan po yung kanilang channel. Ngayon may upload kayo diyan. Yes, go ahead. Yes, go ahead. Kasi nagagalit na si YouTube. Kakasting ko na kasi ngayon lang kami. Wala na daw laman. Wala na matingay. Ano ba mga nakahanda niyo ngayon, The Voice Women, para sa mga Noy Pips natin na nanonood, no? Meron ba? Mga Noy Pips, meron. Food trip, ha? Food trip. Ako, mukhang masarap-sarap. Yung mga ano rin yan, ha? Mga parang ang tawag natin dyan, yung mga best finds, no? Ng mga best lugar. Best finds, no? Dito sa Bulacan. Bulacan, ha? Naku. Especially Bulacan. Ay, naku, mga Noy, ha? Ayan, nasabi na rin po nila, abang-abangan nyo po. Abangan nyo po, mga Noy Pips. Marami tayong papasyalan dito sa Bulacan, no? Para lalo po nating ma-explore ang lugar ng Bulacan. Mga hidden gems, no? Oo, mga hidden gem dito, siyempre. Kami taga dito, hindi namin alam na may ganyan. Mga Bulacan nyo po kasi ito. Nga pala, Noy, sa mga magtatanong po kung saan kami kumakain ngayon, yan, pakita lang natin yung address, no? Exact location para mapuntahan nyo. Again, mga Noy, ha, ito po. Meron lang sila dito. This is parang food park pero ito mga tinda, no? Kakaiba eh. Ngayon nga lang po ako nakakain ito. So bukas sila ngayon na nag-start daw sila noong September. Pero hanggang December yata meron sila rito. Meron dyan dito tayo para matikman nyo rin yung mga iba't iba pa pong pagkain na meron dito, ha? Na dito sa food park ng St. Augustine Church. Yan. Actually, Tigboy, habang lumalalim yung gabi ba? Habang dumidilim po. Lalo silang dumadami. Kaya. Dumadami, nagdadating yung mga taong parang ang saya-saya, no? Kasi gabi talaga ang parang buhay dito, no? Gabi talaga, marami. Tapos sa yung food trip dito na gagawin mo, 'di ba? Ganyan, no? Pamilya, pwede po. Pwede. Sarap. Mawal malawak yung ano eh, kanilang dining. Lalo siguro kapag weekends, after magsimba, no? Oo. Sigurado, puno ng tao 'to. After mass. Yeah. Dito punta ng tao. Ayun ay, siyempre bago na ay mabubus ng mga beach. Umorder lang po ako ng hindi naman ganoon karamihan, pero tigwa 150 pieces. para masal 'to mga kasama natin ngayon, The Boy Streamen. Bumati muna tayo mga Noy, batiin ko lang si Kalik, si Gina at si Mark. Ayun ah, mga kaibigan natin 'yan. Happy birthday Jerwin Panganiban ng San Juan, Batangas. Mabuhay ka, sir. Siyempre batiin ko din si Boss Joel Panganiban at si Boss Arnold, mga nakasama natin diyan sa mga sa Valenzuela. Ayan na, Victoria Gonzalez, siyempre mabuhay po kaya, high six sa inyo. Nance, Ink Tattoo ng Samal Bataan, at happy birthday, Kuya Dong. Kuya Dong, kanya parang yuhutol ko, nagbe-birthday. Batuhin nyo naman, bigyan naman isa. Kuya Dong! Yan, siyempre, happy birthday din kay Boss Amo Lodi Magdilong, ha. Maraming salamat, siyempre. Happy birthday, Karen Yuzon of Japan. Ako, layo. Happy birthday. Baka naman. Siyempre, at kay Princess Marjorie Jeronimo at kay Mama Maggie. Ayun, mabuhay po kayong lahat dyan na nanonood sa amin. Siyempre, iulitin ko lang mga Noy, kasama po natin ang The Boy Streamen, ang mga nagbabalik na kaibigan natin. Siyempre, isa sa mga kaibigan ni Kuya Tex. Ayun. Yan, ha. So mga The Boys, ano bang masasabi nyo sa kanila? Ayan, maraming salamat muna sa iyo, Kuya Tex. No? Uy, ako, walang anuman. Lagi. Yung natin na nanonood ngayon dito sa channel mo. At sana po ay bisitahin nyo rin po ang aming channel po, The Boys Streamen. The Boys Streamen. Yun. Huwag nyo po sanang, huwag po sana kayong magsasawa na supportahan si Kuya Tex. Ay, naku naman, salamat. Eh lamang po, mga Noy Pips. Sana nga pala Noy, ha? Makabisita sila dito. Sana po. Dito sa Baliwag. Na parang, ano ba to? Parang plaza? Bayan na po ito mismo. Bayan na mismo. Bayan na ng Baliwag to, Noy, ha? Ayun, sa likod natin, siguro hindi lang po nakikita dahil natatakpan ng tent. Yan po yung St. Augustine Church. Pinaka-landmark. Ano po yan, ha? Mapipin sa Waze, tsaka sa Google Maps. Pwede nyo puntahan, no? At matikman nyo rin po ito kay Ate Annie, no? Na yung bicho-bicho. Pero sa kahabaan po nun, Noy, marami pa. Marami nagtitinda ng itong bicho-bicho, di ba? Hindi lang si Tita Annie, ha? At tsaka yung, siyempre, yung sa kabila nito, marami po. May mga, ano pa, may mga iba pa kayong makakain mga street food. No, ito lang ang finiture natin for today para malaman natin kung ano ang bicho-bicho. Mabuhay po kayong lahat. Siyempre, no, sana nagustuhan yung episode natin today kasama ang The Boy Streamen. At nagpapasalamat din po ako sa mga bagong subscribers natin. Parami tayo ng parami. Mabuhay din po kayong lahat dyan, ha. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, siyempre, click nyo na yung button na yan. Sama nyo na rin po yung bell notification para lagi kayo notified sa mga bagong episode na nilalabas namin. Pati, abangan nyo ang ilalabas na bagong episode ng The Boy Streamen. Bago tayo magpaalam, The Boy, siyempre, pasalamatan natin si Tita Annie, no, yung nagluto nito. Yung na-interview natin, napanood nyo po, no? At siyempre, yung sa lahat ng mga nagtitinda ng bicho-bicho doon, pati, nagbigay nung salabat. Salamat po, salamat. Thank you, Marilus sa bibingka. Yan, ha? Siyempre, puntahan nyo. Libre. May libre pa. Libre yung salabat, eh.
Nagulang kami rito, binigyan kami. Thank you po sa inyo lahat. Ngayon, papaalam na po kami. Siyempre, abangan nyo po yung mga susunod na episode pa natin. Again, God bless you all. Doble ingat po. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Dex, kasama ang The Boys 3 Men! Yan, no? Kita mo naman yung choreo na yan. Yan ang mga memes nila, eh, no? Mga ganda ng tone yung, ano, yung rhythm, eh. Talaga nagbe-blend, no? Ayan, no, yung kwela. Siyempre, hindi matatapos to, mga noy, kung hindi natin sila bibigyan ng pagmamahal. Bye-bye! Tenacity.